Kanina, binalita namin ang nasunog na provincial bus sa EDSA. Pero sa Camarines Sur, isa ring bus ang nasunog habang bumabiyahe. Samantala, isang motorsiklo naman ang sumalpok sa kasalubong na SUV sa Abra naman yan. Narito ang report. Sa ospital ang bagsak ng tatlong lalaki matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa kasalubong na SUV sa Pidigan, Abra. Base sa investigasyon ng otoridad, sinubukan mag-overtake ng mga biktima sinusundan sa sasakyan. Pero di nila namalayan na mayroon palang parating na SUV. Pumailalim at nakaladkad pa motorsiklo ng mga biktima. Wala naman nasaktan sa mga sakay ng SUV, kabilang ang pari na driver nito. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang mga biktima. Patay ang isang barangay chairman matapos tambangan sa barangay San Carlos, Cabiao, Nueva Ecija. Sakay ng isang owner type jeep ang biktimang si Rolando Bautista kasama ang kanyang asawa at ihipag nang biglang tabihan ng riding in tandem na mga sospek. Mabilis na tumakas ang mga salarin. Bukod sa napatay na chairman, sugatan ang may bahay at ihipag ng biktima. Patuloy namang inaalam kung sino ang sospek at ano ang motibo sa likod ng krimen. Isang pampaserong bus ang nasunog sa gitna ng biyahe nito sa Del Gallego, Camarines Sur. Galing pang Quezon City ang bus at biyaheng Naga City nang mangyari ang insidente. Mabuti na lang at agad nakababa ang mga pasero at naialis sa kanilang mga gamit. Lumalabas investigasyon ng BFB na sirang fuel line ang pinagmulan ng sunog. Ligtas naman ang 37 sakay ng bus. Hindi bababa sa 13 ang arestado matapos mahuling nagre-repack ng shabu sa drug raid sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nakuha mula sa mga sospek ang mga pakete ng shabu na mayigit sa 270,000 piso ang halaga. Kabilang sa mga nakuha ang ilang sumpak at mga handgun. Nakapiit sa detention cell ng Municipal Police Station ang mga inaresto. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.